Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang 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 morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Friday. Hinahanap nung kapitbahay yun ng sinampay nilang kurtina kahapon. Sabi, bakit nawawala? Importante pa naman yung kurtina na yun kasi may darating silang bisita bukas. Sorry ko naman mamaya, bukas pa naman yung bisita. Huwag ka nga. Sabi nila pang malakas ang kurtina yun ah. Bakit nawawala? Ano bang problema? Susoli ko nga mamaya. Usapan niya na. Sutin ko muna. Kaya nga, parte, di ba, isa siyang kurtina. Tapos sabi ko, ay, paano ko ito isusot? Ay, nilagyan ko ng belt. Ay, naisuot ko. Ayan. Kung malakasan yung damitan mo ngayon ha. Pag iba nagsuot yan mukhang kurtina pero sa'yo. Mukhang ano, mukhang yung nga pang hotel, ganun yung datingan. Kurtina ng hotel. Pero kurtina pa rin. Ayan. Oh, ang ganda nga, ang ganda niya. Ano ba tawag diyan? Pwede bang isuot? Kasya sa akin 'yan. Kasya to sa iyo, partner. Alis kasi tayo. Kasi nga kurtina siya. So kakasya sa sayo. Lalagyan mo lang ng bell para maisuot mo kasya to. Pwede, pwede. Oo, palit tayo. Sa trot, ganyan. Alam mo ng mga tita stuff. Alam mo, speaking of tita ha, kanina, meron na ano, minessage ko si Konyo Bicolano kasi meron ako nakitang TikTok video. Oo. So sabi ko kay Konyo, sabi ko, "Broski, sabihan mo ko kapag ganito na ako ha." Kasi yung video, ano siya, obviously tita na siya. Okay? Oh, so sobrang tita siya. Tapos ang background niya ay bukid. Iba ito doon sa pinakita mo sa amin last iba pa, time. Iba pa yung pinong si Sasa girl, iba pa. So ano, basta tita, wala rin comments to. Basta nag-appear siya sa feed ko eh. So, alam talaga ng Facebook. Kaya nga, siguro, niya, siguro kasi parang, siguro parang iniisip niya, parang kakapanood ko ng mga tita things or yung mga parang, ano, ganyan. So ano, ang background niya bukid, ganun. Tapos biglang tumugtog yung Better Days. Tapos okay, kumakanta lang siya tapos sinahangin-hangin yung buhok niya. Tapos nakakatawa, parang sobrang tita. Kaya parang feeling ko kasi pupunta ako dun anytime. So sabi ko talaga, bros, kaya ayoko. Ayoko. Alam mo yun, parang hindi kaya na akin pagkata. Parang feeling ko, sana hindi ako hindi ba panahon dapat ganun? Ayaw mo pa? Ayoko pa kasi yung mga tipo pero nagpapapicture sa harap ng SM Masinag. Yung mga sobrang tita talaga yon. Kasi kapag napanood nyo po yun nga, yung TikTok video ni Sasa Girl, tapos meron din ginawa na parang ganun si Spencer sa TikTok din, partner. Makikita doon yung ano, yung no one, mga matatanda sa FB. So, yung mga post nila na parang kunyari yung GIF na ginamit nila, favorite ko yun, partner, yung good morning na yun. Lagi ko yung ginagamit sa mga my day ko tsaka sa story. Sabi ko, halata na talaga. Alam mo itong for the past siguro 3 weeks, talagang medyo naisampal sa akin yung katotohanan na una may generation gap na. Ibig sabihin, talagang iba na talaga. Agree oo, ako doon. Parang ako kasi parang sa sobrang may lagi misunderstanding na between younger generation and you, diba? Pwedeng may pwedeng may disconnect. Hindi not necessarily misunderstanding, pero parang may mga bagay na magkaiba na. Oo, magkaiba. Mm. Parang gano'n. Not necessarily hindi naiintindihan. Diba? Oo. Kasi tingnan mo yung mga bata, iniintindi naman nila mga tita nila pag gano'n yung mga my day, diba?
So tayo din naman, yung mga bata, iniintindi na din naman natin nila, natin minsan yung kapokpokan nila. Charot. So di ba, pero ito lang, wala lang ha. Kasi sobrang sanay ko lang na may kasama mga bata dahil dito sa work natin. Na parang, oh, ano, parang hindi ko, na-feel ko lang na I'm still of the same age. Or kasi nga ang bilis ng, 'di ba? Ang bilis ng takbo ng panahon, di natin na-realize 19 years na pala tayo sa radio. So parang medyo stuck ako sa alam kong bata pa ako. Parang may ganoon. Ganito tapos, 'yan. Tapos nung nakakita nga ako ng mga ganung klaseng mga matatanda sa FB. Tapos nung nakita ko parang medyo nasampal ako sa katotohanan na parang yung isa sa mga my day na 'yun, ako 'yun eh. Tapos pag nagbasa ka ng comments, partner, lahat doon, nanay ko 'yan, mama ko, 'di ba? Tita ko 'yan, 'di ba? Nanay 'yan ng ano, jowa ko. Tapos na-realize ko nga, oh nga naman, di ba? Nanay things, tita stuff, ganun. Ang question dyan, na-hurt ka ba? Hindi naman, medyo lang, hindi ako na-hurt. Parang inano lang ako, parang binalik lang ako sa realidad na, tita ka na, nagsusuot ka na ng pangkortina. Hindi ka na nagsusuot na, hindi ako nagsusuot ng mga Gen Z-er na mga nude, na mga yung mga... Oo, may pa-revealing na mga damit. Hindi, nude colors, di ba? Parang ano, nude. Kala ko nude kasi sila. Well, medyo din crop top, di ba? Ito, isa-suggest ko sana sa'yo, partner, no? Kung naramdaman mo yung post nung kabisyo natin niya, na naging tita ka, punta ka sa mga ano, sa mga lugar kung saan gumigimik ang mga bata, dun ramdam na ramdam mo. Talaga, entrance pa lang. Ayoko na. Makikita nila, may kakaibang pumasok. Yung pabango niya iba. Oy, pero at least yung mga tita, yung mga pabango ng mga tita, 'di ba? Kasi syempre, sila na yung mga merong mga may mga ekstrang pera, yan, 'di ba? So yung mga pabango, pangmayaman na yung pabango. Malalaman mo kasi yung budget ng isang tao depende sa generation niya, eh. 'Di ba? Kapag ka medyo bata pa yan, yung mga sweet na mga paamoy na ganyan. Yung alam mong mabibili mo na cologne, 'di ba? Kapag ka medyo tita stuff na yung tita things, ganyan. Yun na nga yung ano, yung mga medyo may perfume na pangmalakasan yung kada pusit, amoy na amoy na kaagad. Isang pusit lang may amoy na. Mga isang pusit. Nakailang pusit ka ng ano, ng pabango ngayon. So alam mo, sobrang tita things. Kahapon nga, kasi diba anniversary ng aking asawa. Kami, wedding anniversary namin ng asawa ko on Monday. So we're going to be 13 years na married. Wow. Diba? Kalayan mo, natiis namin ang isa't isa. Ganun. So 13 years. So sa kahapon, nagpadala siya ng regalo dito. Mm-mm. So ang regalo niya sa akin, partner, tita things din. At ang saya-saya ko talaga sa regalo niya. Ang regalo niya po sa akin ay, tanda-dan-dan-dan. Ano? Ice maker. O, diba? So tita. Nandiyan siya sa office. Yung natutuwa na pag niregaluhan ka ng rice cooker. Oo, correct. Mga gamit sa bahay, oo, no? Oo nga. Tapos ang saya-saya ko talaga sa ice maker. Alam mo, gawa ko ng gawa ng yelo kahapon dito sa office. Kaya parte kung ga, kahit hindi ka mahilig sa malamig, supportahan mo naman yung ice maker ko. Maglagay ka ng ice sa mga ano mo, ha? Yun yung sa announcement ko yung kanina sa pantry, eh. Guys, meron akong ice maker. So kung gusto niyo ng yelo. Tita things. Gawa tayo ng halo-halo dyan. Pwede ba? Diba? O, magkatas gawin natin negosyo, benta natin sa mga office mates natin. Pagkakitaan na tita, 'di ba? Tito tita ganon. Tito tita things, 'di ba? Naghahanap ng extra income, yes, 'di ba? Pero yung ice maker na 'yun, yung portable party, yung gumagawa lang siya ng ice cubes. Ang cute talaga, promise. Tapos sabi ko talaga, no, nag-change talaga yung preference mo to through time. 'Di ba? Wala lang, parang feeling ko lang talaga itong past 3 weeks na ito, medyo nasampal ako sa truth na. Sa pagkikipag-usap ko sa mga tao na ano na, oh, ano, parang medyo magkaiba. Eto, diba? Tingnan mo, nabanggit mo kanina yung pabango. Try mong yung same pabango ng gagamitin ninyo, tapos ipagamit mo sa mas bata sa'yo. Sasampalin ka rin ng katotohanan. Na? Iba yung singaw sa'yo. Oo, totoo din. Mas masarap yung singaw ng bata. Kaya madami akong kailalang tita, mahilig pa rin sa bata. Eh. Mas masarap daw yung singaw nila. Charet! Yung tipong totoo yun, kahit pawisan sila, pero isa kayo ng spray na ginamit, na pabango na ginamit. Pag pumasok sila ng air conditioned room, iba pa rin yung amoy nila, eh. May ganun. Tapos ikaw, nag-spray ka na ulit, iba rin yung singaw mo. Oo. Iba rin yung amoy mo. Amoy tita talaga. Amoy ganun. Tita. May ganun. So isa rin yun sa magpapasampal sa'yo ng katotohanan ng partner that you are a legit tita. Legit na tita talaga. Totoo yan. Madaming madami. Like kahapon, meron po kaming bisita
pinapakita ng mga kliyente. Ang bata nila sobra. As in, talagang kahapon parang nag-effort pa naman ako mag-rubber shoes lang, ganyan. Pero kahit nagpapabata, maong skirt, rubber shoes. Pero parang ganun, kahit ako po yung titang nakamaong skirt. Tita mong nag-skirt ng maong. Yung tita mong nag-sneakers, ganun. Ang bata nila. Correct ka. Oo. At mararamdaman mo talaga nun, no? Parang tagal mo na sa industriya. Oo. Ganun, bakit ang babata ng mga ano? Ang babata. Pero for them, matagal na rin sila. Yung sabi nila, 6 years. 6 years na ako sa industry. Correct, matagal diba? Ba? For us, titos and titas. Ang bata lang ng 6 years. Oo. Compared sa 19 years, sa 20 years sa industry. Diba? So, paano mo nilalabanan yung ganung ano? Hindi ko naman nilalabanan. Ano lang, parang natatawa lang ako dun sa... Kasi hindi mo madedefy talaga. Hindi. Ang pwede ko lang talagang gawin ay thank you very much sa Skinny Bay Aesthetic. Oh, diba? Sa mga batak-batak natin dyan. Yun na lang talaga ang pwedeng gawin. Diba? Yung ibabagalan mo. At least man lang sa itsura. Diba? Kasi you cannot defy age. Yes. Talagang tatanda ka. Oh my God, this year, Porter, we're turning 44. Ako, no. I stopped counting at 40. Diba? Pag may natatanong sa akin, nalilito na ako eh. I always say 41. Diba? Kasi hindi mo talaga siya mapipigilan. And lagi din naman nating sinasabi na it is a blessing to grow old. Oo. Ako parte, gusto ko pa rin naman talagang tumanda. Nang mas matanda pa. Lalo pa ang liliit pa ng mga bata. Diba? Minsan yung mga pormahan nila, hindi mo maintindihan. Ako yung anak ko. Ganun din sila sa atin. Oo, hindi na nila masyadong gets yung mga pormahan natin. Kaya ano eh, yung anak ko nung minsan, kumain kami, naka high socks, tapos ang taas ng takong, hirap na pero go lang siya. Diba? Yung mga ganun, iba na. Tapos, iba nga yung may mga terminology nga sila na minsan hindi na natin knowing. Oo, totoo yun. May mga ano sila, may mga words sila na hindi din natin talaga alam. Sa mga damitan, no, ako talaga ako nagsusuot ako ng mga ano, yung mga safe lang na damit. Mm-mm. Hindi pwedeng ano, yung pagpasok ang intention ko naman maging in, pero ang impression ng mga tao hindi nila maintindihan. Oh, diba? Bakit siya nagsuot ng ganun? So doon ako sa safe side. Polo shirt and t-shirt, ganun lang kasimple. Yung mga ganyan siguro, ewan ko kung anong interpretation or impression ng mga bata kapag suot ng ganyan. Kapag nagsuot sila ng ganito? Hindi, kapag nakakita sila ng ganyan. Ah, pag nakakita sila. Oo. Tanungin natin. Magtanong tayo. Magtanong tayo sa mga bata. Sino tatawagin natin sa labas? Sa mga nanonood ngayon, comment nyo lang po. Ano yung impression nyo sa suot ni Nicole Yale? Is it so tita? Is it hip? Anong tawag dito? Ano bang salita ng in? Ganon? Basta ano. Anong tawag dyan? Model? Oh, diba? Alakas maka ano. Alakas makakurti na to. Kurti na talaga. Hip pa ba yan? Hip. Rampa ka. Pero kasi age ko to, partner eh. Sabi ko nga sa'yo, kahapon pa nga yung hindi ako komportable kasi ang iksi ng maong skirt ko. Sabi pa nung isang manager natin, naka-shorts ka? Sabi ko, di ba ako naka-shorts, nakapalda po ako, mahaba lang po legs ko. Tapos pag nung sinuot ko to, partner, mas komportable ako. Dapat pala yung kahapon yung rampa mo, yung pinakita natin kahapon, tapos yun, alamin natin kung ano yung impression ng mga tao. Correct. Ako, impression ko doon, kunyari bata ako, nagmamaasim ka. Kaya nga. Kaya nga. Itong tita mo nagmamaasim talaga. Kasi nung sinuot ko to kaninang umaga, na-feel ko talaga na parang para sa akin ha. Swak siya sa akin. Di maganda naman. Kasi very nga tita. Lang nga. Isa lang po itong... Yung mga suot ng lola namin pag may anak na balikbayan. Pang matanda na. Kakakuha nga lang sa balikbayan box. Diba? Pang tita stuff. Ganun. Wala lang. Isa lang din pagtanggap na kahit na madami kang kasama mga bata, syempre kailangan mo rin tanggapin always na tita ka na rin or tito ka na din. And there's nothing wrong with that. Always yes, remember, yes. It's always a blessing na tayo po ay tumatanda. And along with the age comes the wisdom. Kaya naman yung mga mas bata, they look up to those people who are older than them. Diba? Mataas ang pagtingin nila doon sa mga tao, mas matanda sa kanila, di ba? Dahil alam nila na mas maraming experiences, yes. Mas maraming kaalaman, pwede rin mas maraming pera, di ba? Pero hindi necessary. Oo. Ang daming mas bata ngayon na mas mataas ang sweldo sa atin. Oo nga, totoo talaga yun.
So hindi sa pera, partner. Kaya nga ang sinabi ko, wisdom tsaka experience. Dalalam kong ang daming mga bata na mas malakas talagang kumita. Malibasa kasi, no? Partner, yung kakayahan nila tsaka kaalaman nila mas madami. Tsaka parang may mga nag-discover sila ng mga klase ng trabaho na hindi alam ng mga tito and tita. Correct, kasi tayo, no? Basic eh, doktor, teacher. Diba? Very traditional yung alam natin na klase ng trabaho. Tayo nga, napunta pa tayo sa medyo non-trad kahit papano kasi hindi naman madami ang nasa industriya ng radio, diba? Oo. Pero sila, ang dami nilang revenue streams. Correct. Na parang, anong trabaho mo? Anong title nun? Oo. Oo, ganun. Alakas mga tita, anong title nun trabaho mo? Well, whatever it is, anumang generation ka, diba? Isa lang pagpapaalala. Blessing po na ikaw ay nabubuhay ngayon. Yes. Tandaan mo yan. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Isa lang ang tinali ko. Kasi kapag kadalawa, masasakal ako. Malaki pa naman ang leeg ko. Isa lang ang binotones ko. De, ganyan, yan yung mga damitan pag may goiter. Actually, kaya, partner. Yan yung mga damitan pag may chikinini. Sa dragon dance. Oh, pwede. Ayoko nga, pang Chinese New Year. Okay, aminin ko na sa dragon dance ko talaga ko to kinuha, hindi sa kurtina nakapitbahay na. Hindi, pero maganda yan. Pero maganda. Nakakatawa talaga. Parang wala lang, ilang beses lang ako sinampal ng katotohan na, tita ka, ganyan. Correct. Naalala ko nga sa mga 15 years ago, sumama ako sa mga gumimik kami sa Malate, kalakasan pa ng Malate noon. 10 years ago, 15 years ago. Yes, yan. Yes. Diyan sa may, anong tawag doon? Tama, Nakpil. Mm-mm. Sa may Adriatico din, yan. Basta pag umikot-ikot ka dyan, ang daming gimmickan dyan eh. So, lumabas ako noon. Sabi ko, okay na yung Japorms. Ganun yung mga terms na ginagamit natin. Japorms ako today. Oh. Ina-ina to. Parang get up na get up. Ganun yung mga terms. OOTD naman, partner. Dati. Ah, 10 years ago, yan. Get up na get up ang tito mo. Pagdating ko doon, ramdam ko din na ako yung kakaiba yung suot. Tito Tings? Oo. 10 years ago, Totoo ano suot mo na parang pang-tito? Naka-long sleeves ako, tapos may patong na t-shirt. Ganun yung suotan ko. Tapos yung mga bata noon, parang simple-simple lang. Basta simpleng t-shirt lang. Si Carl naman, estorbo. Nagkikwentuhan kami. Hindi. Siyempre, alay to galing kay Boss Jamie. Yung laman, ha? Akin yung baso. Wow! Thank you, Carl. Boss Jamie. Thank you, Boss Jamie. Salamat. Ano ba to? Sa'yo, milk tea. Ako, coffee. Thank you. Sweet naman. May pa-breakfast na ka. Thank you. Salamat. Tapos, ramdam mo talaga na ba't ka kasi nag-long sleeve sa gimmick? Parang kasi yung alam kong in yun eh. Nakita ko yun, minodel ng bench model na dati. Bench model, bata, partner. Pero 20 years ago, mga So, dala-dala ko yung ganyong klase ng ng forma. Kahit sa office, naka-jogging pants, tapos naka-long sleeves, and may patong na t-shirt, tapos may sombrerong ganun. So, alam ko, feeling ko in-na-in. Pero pagpasok ko dun sa bar, ako yung kakaiba yung suot. At ramdam ko na parang, may gap dun sa mga batang na doon sa loob ng bar, at saka sa nararamdaman ko na parang, iba yung suot nila sa suot ko. That was... totoo. And that was 10-15 years ago. Paano pa kaya ngayon? Kasi sabi ko, punta ka sa bar ng mga bata, hindi, maramdaman mo. Wala naman din akong balak, partner. If ever pupunta talaga ako sa bar ng mga bata, for sure, may kasama din ako mga tita, so madami kami. Or manunundo ako ng bata, alam mo yun? Manunundo ako ng Junakis. Pero yun, partner, sobrang tita talaga. Wait lang, papakita ko talaga sa'yo, ha? Hindi ko mapakita yung video nung pinakita ko kay Bruski kasi baka magalit sa akin. Baka tambalanista, pero sinabi ko talaga kay Bruski, pag ganito na ako, sabihan mo ko, kasi gusto ko pa rin maging hip. Ano ba yan? parang while I understand na I'm growing older, gusto ko pa rin hip ako. Parang I want to be a cool mom, I want to be a cool tita, ganyan. Yung mga ganun bang mga eksena. Cool naman yun eh. Cool, pero tita nga talaga. Pero tita na talaga, sobra. Pangmalakasan yan yung mga ganyang klase ng damit. Yung lola ko, ganyan yung mga damitan dati.
pag may anak siyang balikbayan, uuwi ng ano, uuwi galing ng Singapore o kaya galing kung saan man, pag open ng balikbayan box, oh, may mga ganyan damitan. May mga duster na papalikpik. Oo, oh, diba? Oo, tapos pag pumunta sa rindahan, ano, Mars, bibili lang ako ng tokwa kasi dumating yung anak ko na mission tokwa. Pero ganun yung suot. Nililipad-lipad may palikpik na duster. Sobrang tita talaga. Grabe. May kukwento ako, nakalimutan ko eh. Basta, asa na ba yun? Spencer. Tapos parang ano, yung mga tita daw, pag nag-post sa My Day, yung music nila ay walang connection dun sa picture. Yung mga ganon. Ito, partner, nakakatawa to. No one, mga matatanda sa FB. Tingnan natin. Pero feeling ko walang mali. No? Oo, di ba? Nung parang sinampal lang sa akin na shocks, ganito. Ganito ako. Paminsan. Tapos halimbawa, favorite ko yung mga GIF na yan. Parte yung mga ganyang heart. Oh. Tapos I love you. Mga ganon. Feeling ko wala namang mali. Pero oh. iba na lang yung tingin ng mga bata. Yes, ganon. So, ganun ba tayo dati? Natatawa tayo dun sa mga matatanda na ano? Na feeling natin kakaiba sa paningin natin? Or baka. So ngayon, papunta na tayo dun. Sa dati natin pinagtatawanan, tayo yung pinagtatawanan ng mga bata. Kaya dun sa mga pinagtatawanan yung mga tita nila, yung mga mama nila, tatanda rin po kayo. At magiging katawa-tawa rin tayo. May mga bagay tayong akala natin okay, pero sa kanila hindi okay. Oo, ganun. Diba? Parang, ba't niya ginawa? Bakit ganun yung suot niya? Bakit ganun yung post niya? Mm-mm. Pero sa atin normal lang, no? Sa mga tita parang normal lang yung mga ganun. Diba? Pero wala lang, makakatawa lang talaga. My gosh! O gap ang tawag doon, di ba? Age gap, generation gap. Mm-mm. O tama, hindi, not necessarily may misunderstanding. May ano, may, yun nga, disconnect. In terms of ano, pananamit. Hindi, tsaka alam mo, partner, nakakalurky. Ito nga, kanikwento ko nga sa bisita natin na si Nanay Ellie De Castro na magbo-birthday na rin. Yes, happy birthday! Ilang taong ka na? 88, Nanay Ellie. No? 88 47 lang yan. 88 ka na. 47. Yan, si Nanay Ellie De Castro, forever 40s yan. 47, 20 years ago. Oo, ganyan. Ano, sinasabi ko nga sa kanya na ano, na nung una, siguro mga past 2 years, iniisip ko parang gusto ko pa ng Junaki's partner. Parang naisip ko, parang gusto ko pa ng isa pa, ganun. Parang mga 2 years. Itong ano, nung nakita ko parang lumalaki na si Prince, no. Sabi ko parang gusto ko ulit ng baby, ganun. Pero nung nakita ko yung mga kaakibat na stress sa pagpapalaki ng anak, na-realize ko lang talaga. Sabi ko kasi itong 3 weeks na to, mga eye-opener talaga siya sa akin eh. Na parang hindi siya talaga ganun kadali. Alam mo yung akala ko, I'm swinging motherhood. Alam mo yung parang akala ko, parang pag tinignan mo parang, I'm swinging it. Parang ganun, caring ko talaga yung mother. Tapos na-realize ko, I have so much to learn. As in, ang dami ko pang ano, lalo na partner. Kaya yung mga kaibigan ko partner na may anak na teenager, akin pre-teens pa lang eh. Yung mga anak ko na may teenager, talaga kaya pala lagi nalang sinasabi sa akin. Kasi diba, medyo late na tayo nag-anak partner. So yung malamang yung mga kabatch natin, yung mga ka-age natin, yung mga anak nila teenagers na or older. As in, nasabi talaga nila sa akin, ako, wala pa yan. Brace yourself for impact. Ganun. Tapos parang iniisip ko lang, nakakalurky, nakakaloka. Totoo. Kasi alam mo pa, ay nako, ibang level yung drama ng mga bata ngayon, sinasabi ko sa'yo, partner. Ay nako, sinasabi ko talaga sa'yo, ibang level yung mga drama nila. True, Lili, talaga. Alam mo, depende yun, nasa ano din yan, nasa jeans. Hindi. Wala. Oh. It's the generation. Ay nako, ayoko na. Ayoko na.
Ay nako, okay, okay lang siya kahit nag-iisa lang siyang tinyana. 'Di ba ikaw partner, nag-iisa kang polisena, so kailangan may mga anak ka, 'di ba, para may mag-continue. Yung asawa ko nag-iisa siyang tinyana, buti nagkaanak kaming lalaki. So siya na magdadala ng apelyido. Ganyan. Okay na 'yan. So, siya na magpalaganap. Ayoko na ng isa pa. Okay lang 'yan kahit wala pag matanda na tatawagin siya ng mga kapitbahay, kuya. Oh, kuya. Ganun. Para tawagin ng mga ano, ng mga akla sa kanto, o kuya. Mm-hmm. Di ba? Diba? De, pero ang hirap pala. Kasi, ewan ko ha, mga ilan ba nakatutok sa atin ngayon? Gusto ko maraming tita nakatutok tsaka maraming nanay eh. Ilan ba? Nandiyan po ba kayo guys? Ilan ba nanonood? Sa Love Radio Manila, 656,000. Okay. Wait lang. Sabi ni Boss Jamie, oh, looks like textile from Egypt. O, diba? Kapag kakapwa mo tito, ma-appreciate mo yung ganito. O, diba? Para sa kanya, it looks like textile from Egypt. O, diba? Pero para sa mga bata, kurtina yan ang tita namin eh. Pero kapag kakapwa mo tito at tita, may appreciation sila sa outfit ko today. O, diba? Looks like textile from Egypt. O, ganun. Pero, is it a compliment? I guess so, kasi may Egypt eh. May Egypt partner. Ganun. Ayan. Sabi ni Mark Anthony, Miss Nicole, para ka pong parents sa private school na magpapa-catering. Proud tito here, sabi ni Emmanuel Andico. Oh, good morning. O tawag nga dyan, yayamaning tita. Mm. Sabi niya, sabi, pero aminin nyo, may mga bagets na gusto nila ng tita sa partner. Oh. True. Park Matthew says the design is so peacock. Sabi ni Sally, yes, I feel you and I know what you mean. Batchmates tayo and meron po ako 19-year-old and 14-year-old. It's quite hard to deal, especially OFW. Mm. Hindi, binili ko to talaga. Nung nakita ko siya, sabi ko, oh my gosh, ang ganda niya. Pero sa akin talaga yon. Yan. Sabi ni Bobin Aguilar, damita ng mga tita mong pupunta sa brunch ng mga amiga. O, di ba? Tara Mars, Mahjong. Sabi ni Rich. Oh. Mahjong kaya pupunta ng kasino. Correct. Mm. Yayamaning tita, sabi ni Kim Punzalan. Pero may pressure ba? Na ano? On your part to look, ano, to look young. Ay ako hindi, wala. Hindi ako ako nag-e-effort na parang sumabay na I wanna look like ato. Hindi. Kasi kung or else partner, ang effort ko ay magpuporma ako na pangbata. Hindi eh. Gusto ko, I'm comfortable with yung pagporma ng age ko. Kaya kung papansinin mo partner, no, na-discover ko na may mga Filipiniana na pwedeng worn casually. Yun yung mga gusto kong mga damit. Kasi feeling ko age appropriate na siya. Mga ganun. Hindi ako yung parang hindi pressure. Ang gusto ko lang partner, mahila yung mga mukha na yun, achieve na achieve. Thank you Skinny Bay. Maraming salamat Doc Pao Asuncion. Maraming salamat. Pero yung parang i-achieve ko na I wanna be in the 20s or even 30s in the partner. Hindi din kasi talaga. Hindi na madi-deny talaga yun. Oo, hindi partner. Oo. Dadayain ang damit mo pero pag nakita na malapitan, ay hindi naman siya mukhang 20 talaga. Totoo. Mukha na siyang 50. Ganun. Sabi ni Kyle Cueto, tama ka Ate Nicole, I'm 24 years old pero mas na-appreciate ko yung mga gamit sa bahay. Oh, 'di ba 24 lang to, ang aga ng pagkatita niya. Ano na ako? 'Di ba? Na-appreciate niya yung mga ibang mga gamit na pangbahay. Ayan. Oh, ganyan yung mga ano suotan ng mga yayaman Chinese. Sabi ni Richard Alimento, minimalist na po kasi ang atake ngayon ng mga bata. Oh. Like sa FB stories, less borloloy, much better. Ah, ganun pala. Oh. Well, ako, I've always been a maximalist. So, kaya talagang hindi ako bata. Oh. Sabi ni Maria Sara, yan po yung tita mong maniningil ng utang. Oh. Yan yung tita mong pupunta sa asyenda mamaya. Yan yung mga tita mong ano, kasali sa telenovela na kahit sa bahay, ganyan yung suot. Rochelle Abad Vasquez, tita mong manlilibre sa mall. Oh, ganun. Oh. Jelaine Mendoza, very yayamaning titang kasuotan. Oh. Oh, diba? Maganda naman yung feedback. Maganda yan. How young are you na po, Ma'am Nicole? 43.
Gusto kong tumanda partner na mas matanda, pero na-realize ko ayoko ng sobrang matanda. Ano ba yung target mo? Sabihin mo na. Target? Gusto ba namang mamatay ng 75? Para alam mo, di ba? So, ibig sabihin, oh, ano na lang, 7 years na lang yung natitira ko. So, i-maximize mo talaga bawat araw mo. Kung, oo. Kung may target ako, ay, oo, daw ako. Sorry. Kasi naman to asawa ko nag-message. Sabi niya, hindi ka lang ma-prank ni Chris, yan ang suot ng mga mamasan sa kabaret. Yung may-ari ng ano. Yung may-ari. Nasaan yung mga batang ano? Oh, hindi ka pa naguhubad dyan, no, di ba? Ano, ilabas mo yung cleavage mo? Ganyan. Andiyan si congressman, hindi ko pa nag-makeup. Si Mayor, andiyan na. Puso pa ba yun? Oh, mga pelikula ng dekada 80 yun. Hindi, yung mga bugaw ngayon online na. Ah, ganun ba? Wala na yung mga bar-bar na nare-raid masyado. Ah, wala na. Oo, online na yung ano ngayon, kalakaran. Mm-hmm. Sabi niya, Kat-Kat, Miss Nicole, always classic and sophisticated. O tara. Oh, yan, diba? Hindi halatang ano, may utang. Sophisticated. O, hindi halatang ano, iniisip kailan sa sweldo. O. Sabi ni Kim, Mami, mamimiss ko na naman po makinig sa inyo. Abangan ko na lang pong episodes niyo sa podcast. Weekend kasi, no? Ah, flight ko po today, back to work, pambayad ng bills. Hope makapag-cruise kayo sa amin sa Royal Caribbean. Uy, pangarap ko yan, Royal Caribbean. Malay mo. Sabi ni Mananggit Arnold, ganyan po ang damitan ng mga Muslim na mayayaman, Tita Nicole. Sabi ni Katz Kabotahe, for the cultural dance po. O, diba yung mga na-curious, o, diretso ng panonood sa ano, sa FB Live. Kagalang-galang daw ang suot mo. Galang-galang. Partner. Ang lakas maka CEO. CEO. Grabe talaga. Tita Things. Talagang ano eh, parang nung nakita ko yung no one, matatanda sa FB, parang I feel so attacked. Pero tawang-tawa talaga ako. Tapos may napakita ko nga dito sa mga sa labas kanina, sa mga bata. Tawang-tawa sila kasi sobrang legit. Ganun nga yung tita nila pagka nagpo-post. Tingnan ko nga yung, ikaw ba nagsistories ka ba? Tingnan ko tuloy yung stories ko. Ano ba yung stories ko ngayon? Pakita mo nga. Ay hindi, wala. Nag-effort na akong ano. Nag-effort yata kung hindi gumamit ng ano. GIF. Pero normally, ano talaga ako eh. Tapos ang napansin ko talaga, sobrang galing mag-isip ng mga bata ngayon. Yung kaalaman nila talaga, sobrang layo. Ang dami na nilang kaalaman talaga. Totoo. Ibang level. Yung magugulat ka, bakit niya nasabi yun? Saan ang galing yun? Mm-mm. Bakit siya may ganung kwento? Oo. Tsaka parang normal na sila, sa kanila yung malalalim na English words. Mm-hmm. Diba? Yung parang... Ako nga, sabi ko yung salitang disgusting, college ko na naintindihan diba? Yun. Diba? Hindi ko papansinin mo, partner, yung mga bata, parang normal sa kanila yung... Ano ba yung kahapon na narinig ko? We are not agnostic to it. Parang sinabi nung isang kamiting natin yun eh. Ay, akala ko antagonistic. Parang ganun. Agnostic. Hindi ko yan ginagamit eh. Sabi ni Milan Sir, good morning po Tambalan. Tama po, iba na po ang kabataan ngayon. Ang hirap kausapin. Parang mas may alam at galit pa kung sumagot. Kapag minsan iniisip ko, mali ba yung pagpapalaki ko? Pero kapag makakausap ko yung mga kaibigan ko, mga teenagers din, mas mahirap pa sila. Mas di nila makontrol yung mga anak nila. Hay, iba talaga din noon. So, ibig sabihin? Partner, iba sila, promise. Wait ka lang talaga. Mga avatar po sila kasi ngayon. Ang mga bata ay avatar ngayon. Meron silang ibang ano sapi sa katawan na hindi galing sa nanay at tatay nila. Partner, sabi galing ko sa mga alien. Parang galing sa alien. Yung, alam mo ako, ilang beses iniisip ko, parang tama, may mali ba sa pagpapalaki ko? Ba't niya ako ganun sinagot? Alam mo yun? Ay, may nagtatanong lang ako, tapos galit siya. Halimbawa, anak ko si Princess. Nagtatanong lang ako, may tinanong lang ako.
Ah, hindi. Ano ka ba? Yan. Nagugulat ka ba? It's so you. Hindi ba nang sabihin? Parang, totoo ba? Galit na galit ka? Alam mo yun? Parang ganun. Parang, ay nako. Sabi ko sa'yo talagang ano, so, binibrace ko na talaga yung sarili ko sa paglaki. Correct. So kung sa ganyang edad, medyo may nagugulat na tayo at kakaiba yung behavior ng mga anak natin. Mm-hmm. What more kapag marunong na talaga silang mag-decide on their own? Ang natatakot ako, partner. Siyempre, di ba lagi ko sinasabi, ang ganda ng matanda ka na tas mga anak mo mga bata. Bakit? Kasi matanda ka na kasama mo pa sila. Kasi yung mga iba, kapag ka bata pa sila, tapos kaedara nila yung mga anak nila para lang sila magkakapatid. Mm-hmm. Mabilis silang aalis sa poder mo eh. Diba? Mm-hmm. Kasi syempre, sila eh, mag-aasawa nila. Diba? Parang ganun. Kaya lang, ang kaakibat na ano na ikinatatakot ko, partner, syempre tumatanda din tayo. Lalo na yung mga babae, lalo na yung mga nanay. May kaakibat kasi tayong mga hormones. So, isipin mo na lang kung gaano tayo magiging mas emosyonal kapag lumalaki sila tapos mga antitigas ng mga ulo. Oh my God, baka mabaliw ako pa. Dalawa pa lang yan, ah. Oo, kaya nga na-realize ko, ayoko na pala ng anak. Cute naman sila, pero totoo, may ano, alam mo, totoo. May anong tawag dito, may stress na kaakibat talaga. May responsibility ka. Parang mental thought ko talaga na sabihin talaga to lagi na kung hindi ka handa maging parent, huwag mo talagang, huwag mong i-push. Huwag mong, kasi sa totoo lang, pag nakakita ka ng mga TikTok videos, reels ng mga cute na mga bata, sobrang cute talaga nila. Mm. Pero mabilis nilang dadaanan yung stage na yan. Alam mo yon, yung cuteness. Totoo. Lalaki yan. And habang lumalaki yan, they are still your responsibility. It never actually ends. Kahit naman nagkaroon na sila ng asawa eh. Ano, nandun pa rin yung nanay at tatay ka pa rin talaga nila. Kaya kung hindi ka handang to take care of a human being, 'di ba? In the emotional, physical, spiritual, psychological, physiological, lahat ng lal, 'di ba? Kung hindi ka handa, nako. Huwag ka nang pumasok diyan sa mot-mot, 'di ba? Totoo 'yun. Mot-mot pa ba 'yung tawag sa mga mot? 'Di ba, sautita din? Sautita ng mot-mot. Baka hindi na sila nagmo-mot-mot eh. Kaya nga, 'di ba? Eh. Yung mot-mot abutan lang ng mga tito and tita, pero 'yung mga younger generation, hindi meron silang ibang diskarte. Na hindi na nila kailangan mag-mot-mot. Pero totoo 'yun, 'no. Yung kasi 'yung pagkakaroon ng ano ng kid o ng children, 'di ba? Hindi lang 'yun ano eh, dahil ay nakukutan ako. Dahil gusto ko magkaroon ng anak, 'di ba? It entails responsibility. Kung ikaw yung tipo ng taong sobrang sa sarili mo pa lang stress na stress ka na, 'di ba? Huwag kang umasa na magkaroon ng ano ng isa pang responsibilidad na magdadagdag din sa iyo ng stress. Baka hindi mo kayanin. Totoo 'yan. 'Di ba? So 'yun yung sinasabi natin, kung hindi ka pa handa, don't do it. Kaya yung meron akong kaibigan na talagang nung una hindi ko siya naintindihan, tapos eventually na gets ko yung parang yamot niya. Nayayamot siya sa mga taong alam niya namang hindi kayang magpalaki ng anak, tapos nag-anak na naman. Yung parang instead na maging happy siya na, of course, blessing naman lagi ang baby. Totoo naman yun. Diba? Pero nayayamot siya kasi alam niyang, naku, paano na lang yung bata? Kasi kawawa yung bata eh. Kapag hindi guided, sasabak siya sa mundong cruel. This is a correct. Cruel world we are in right now. Ah. Hindi na po mababait yung mga tao. Ha? Hindi na ganun. Of course, madami mababait, pero hindi na din talaga mababait. Ito lang yung pwedeng maging mindset doon. Kung ikaw bilang magulang nahihirapan ka, sa lagay mo na ikaw lang o sa setup yung mag-asawa na kayo lang. Ah. Diba? What more kung magkaroon pa kayo ng anak? True. Kaya diba? Kung hindi pa kayo nagkakaanak, siguro, ano yan, una, enjoyin nyo muna yan. Yes. Pangalawa, baka meron preparation na kailangan para sa inyong mga sarili kasi ang dami mababago talaga, promise. Totoo yun. Diba? Kung hindi pa handa, diba, sa maraming aspeto ng buhay, huwag munang gawin kasi kawawa lang din yung bata. Mm-mm. Kasi may thinking tayo, ang thinking natin, baka naman maayos yung buhay natin pag lumaki na yung anak natin. Hindi laging ganon. Dapat hindi magkaroon ng ganong klase ng expectation. Ay, yung anak ko na lang yung bahalang mag-alaga sa akin pagdating ng panahon. Ay, yung anak ko na lang ang bahalang magbago ng buhay naming mahirap. Ah. Diba? Hindi ganon. Hindi ganon eh. Kaya gusto ko si Maine. Alam mo si Maine, nag-trending yung kanya nakita mo, panood mo yun. Yung kinall out niya yung, kasi parang yung bata, sabi nung nanay, galingan mo sa pag-aaral kasi ikaw na lang ang pag-asa namin. Oh. Yung sabi na nga nung nanay. At yung bata ay 7 years old. Diba? So ang sabi talaga ni Maine was,
bata pa po kayo, nanay, pwede pa po kayong magtrabaho or pwede nyo pang gawan. Hindi po sa bata yan, parang ganun. At tatandaan din talaga natin yun. Correct. At maraming Pinoy kasi yung ganun ang mindset. Correct. Toxic diba? Culture. Iniasa natin sa mga anak natin or sa mga bata yung pag-asenso ng buhay ng mga magulang. Hindi dapat ganun, di ba? Okay. Kaya yung sinasabi natin, kung ikaw mismo nahihirapan ka, di ba, sa buhay mo ngayon na wala ka pang anak, mas madadagdagan kasi yung hirap mo pag nagkaroon ka ng anak. Huwag mong iisipin, ay magkakaanak ako kasi sila yung magbibigay ng magandang buhay sa akin. Hindi dapat ganun. Honestly, nung bata tayo, ganun eh. Ganun siya eh. Parang no, kinalakihan natin yung ganun. So eventually, hindi dapat eh. Oo. Hindi dapat. Correct. Oh well, 9:04 na. Abutan na tayo ng second tambalan. Alam mo itong topic na ito eh talagang ano. O siya, salamat sa pagtutok sa amin. Sana nakatutok pa rin kayo mamaya nga 9:20-ish. Babush.